Hi guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik na po yung Amos Tips here. So ngayong gabi guys, may panibagong video naman tayo na ituro sa inyo kung paano i-deactivate yung Facebook by using Messenger without using Facebook. So ganun guys. So, kasi kung gusto mong hindi na gumamit ng Facebook, at syempre kailangan mo yung Messenger para mabasa mo yung mga message or makita mo yung mga message ng mga group chat nyo, pwede naman guys, for gusto mong hindi ma-search yung Facebook account mo or mga meron kang gusto mo lang yung deactivate yung Facebook nyo guys. So ito po yung gagawin nyo guys. Pero ang advice lang po ito guys is pwede ka gumamit ng Messenger without using Facebook. So ngayon, hindi na tayo mag tagal pa, kundi punta kayo agad sa Chrome. Sa Chrome guys ito. So pagkatapos guys, click nyo po yung accept and continue. So click no thanks. So dito guys, dito po guys. So select po sa itaas yung link na aim.facebook.com. So ito guys, ito po yung link niya. So click nyo po yan. So click Facebook, aim.facebook.com. So click po. So pagkatapos guys, dito po tayo mag-login. For example guys, gusto nyo po yung account nyo na i-deactivate. Pero hindi siya ma-deactivate for a long time or hindi siya ma-deactivate sa or hindi na magagamit. Kundi magagamit po pa din. Basta wag niyo po kalimutan yung email at password ng Facebook account niyo. So ngayon guys, try natin sa akin guys. So ito po yung Facebook account ko. Ito po yung email address ko guys. So ito po. So ito guys, na-type ko po yung password ko. Keep your password guys para hindi ma-hack yung mga password nyo. So ngayon, click login po. So just click login. So ngayon guys, makita nyo po ito guys, yung Facebook. So ngayon, click delete karun. So i-adjust muna natin yung guys, yung wika guys. So click po yung profile nyo po dito sa baba. So pag click yung profile, ibahin muna natin yung lingwahe niya guys. So so dito guys, mga lingwahe. So ito po, so change your language guys. So hindi po yan, so lingwahe. English lang guys, English. Okay. So English na po yung lingwahe natin ba. So ayan guys, punta kayo dito guys sa profile nyo. So katapos guys, click po
I-click nyo po yung settings ng Facebook. So, dito sa ibaba guys. So, settings and privacy. Click po yung settings and privacy. So, pag andito na tayo guys, click po yung sa ibaba guys. Yung hanapin nyo po yung personal and account information. Ito po. So, click nyo po yung personal and account information. So, ito guys. Makikita nyo guys. Dito nyo makikita guys sa personal and account information. Click nyo po yung personal. So, pagkatapos guys, i-click nyo po yung account. Ito po, select po yung account and ownership, ownership control. So, click nyo po guys. So, makita nyo po dito guys, deactivation and deletion. So, dalawang klase guys. So, ang gagawin nyo po, deactivation. So, click nyo po yung ito guys. Ito. So, pagkatapos guys, click. So, pagkatapos guys, wag nyo po. Marami, dalawa kasing deactivate. I-deactivate ang account at tanggalin yung account. So, babasahin mo natin guys before natin gawin. So, deactivating your account is temporary. Your account will be disabled and your name and photos will be removed from most things you've shared. You'll be able to continue using Messenger. So, makita po natin dito guys, deleting your account is permanent. So, wag yan ang pipiliin nyo. So, wag niyang ipipiliin nyo guys. Ang pipiliin nyo po yung i-deactivate ang account. Wag niyong piliin yung deleting your account is permanent. So, ito po yung click po natin guys. Yung ito, padayon or continue. So, click po yung continue. So, pagkatapos guys, dito po tayo. Okay. Deactivate your account. So, dito po tayo sa deactivate your account. So, this is temporary. So, select nyo po guys yung dito guys. Ito po. This is temporary. I will be back. So, click nyo po yung this is temporary. So, pagkatapos guys, reason for deleting. Pwede na, hindi na nalagyan. So, ito po guys. And ito po yung select. Keep. Keep po. Keep. So, select. Keep. So, pagkatapos guys, punta kayo sa punta kayo guys dito sa baba. So, mapipilian nyo po guys kung ilang days po na gusto nyo i-activate yung account nyo. For example, 7 days lang. So, nasa inyo po yun kung gusto nyo pong 7 days lang. Pero kung ayaw nyo po muna, so click po ito guys. To click nyo po ito. So dito makikita guys yung 1 day, 2 days, 3 days, or 4 days, or 7 days. So, gusto mo, ayaw mo muna, so click mo po sa ibaba guys yung do not automatically reactivate. So, select po ito guys. Select po ito. So, yan. Do not automatically reactivate. So, select po ito guys para it depends sa inyo po. It depends po sa inyo kung ayaw nyo pang i-activate yung account nyo. Basta ang importante lang guys, huwag nyo pong kalimutan yung email at password ng account nyo. Para if mag-login kayo ulit, makalag-in kayo. So, yan po guys. Ito po guys. So,
Pagkatapos nyo guys, deactivate yung account nyo. So, just select and click keep. So, ito po yung guys, selectan po yung keep. So, keep. So, okay na po guys. So, keep na. So, ito guys, ito po makikita nyo guys. So, dito po sa pinaka last button nga deactivate my account. So, ito po guys, makita nyo po ito guys. So, select po yung deactivate my account. So, ito po, deactivate my account. So, ito guys, so, your account deactivation successful. So, makita nyo ito guys. So, successful na po yung deactivation ng account nyo. Basta po, tandaan nyo lang po, huwag nyo pong kalimutan yung email at password ng Facebook nyo para if ever, kung gusto nyo pong mag-login ulit, makalagin po kayo sa inyong mga account. Maraming salamat guys. I hope na you like it this video. You like it this video guys. And please subscribe my channel and click and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na bagong mga upload ko. At thanks for watching guys and God bless you all.